Simula nung nagsilabasan ng trade at marami ang ayaw nito, tila lumalaki ng issue at unti-unting nawawasak ang pangalan ng number one league, lalo na nung sinabi nila na ang B-League daw ay nakakasira sa kanila. Halos lahat sumausaw na, si Jordan Clarkson, si Kai Soto at pati na rin ng MPBL, pinaringgan nila ang kabila na proud sila sa mga players na umaalis ng PBA para ipagpatuloy ang pangarap sa labas. Tara mga kuys, subukan nating himayin at syempre talakayin din natin yung kay Paul Desiderio at trade update ni Jamie Malonzo. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Bakit maraming pangalan na ang nadadamay sa isyong ito? Yung isyo ng mga players na umaalis sa kanila, pati mga kilalang players, negatibo ang komento sa PBA eh. Hindi daw magandang epekto ng B-League sa kanila. So parang sinasabi na rin nila na kasalanan pala yan ng B-League. Halos bumababa ang viewers or fanbase ng PBA kada taon. At lahat sila, pare-pareho lang ang mga reklamo. Bali nagsimula kasi yan sa mga lopsided trades, tapos itong free agency rule. Baka nga hindi nila alam na itong free agency rule ang nagiging tulay sa pag-alis nila sa PBA. Mas pinapadali ng rule na yan ang pagpunta nila ng B-League. So ang PBA na gumawa ng rule na yan, ang unang nagre-reklamo kung ba't sila umaalis. E diba sa kanilang galing yan, bakit nila sasabihin na hindi magandang epekto ng B-League? Isa pa tong mga trade-trade, yan ang nagpapahina sa kanila kasi hindi balanse ang kompetisyon. Noon pa man, may mga ganyan na talaga ang PBA. Ang kaibahan lang kasi obvious na ngayon, talagang lantara na. Ang hindi din maintindihan ng mga tao ay bakit naikipag-partnership sila sa B-League at Korean League. Marahil strategiya ito para makahakot din ang players at isipin nila na ang PBA ay gumagaya na rin sa B-League. At speaking of B-League, bukod kina 30 Kiefer, Matthew Wright, Ramos, Ray Parks, Jay Wash, pati si Greg, di ba sumali na? Ang mas kakaiba sa lahat ay si Greg. Sabi niya, mukhang may balak daw ang PBA para hindi siya matuloy doon. Nako, bulgar na rin si Greg magbigay ng komento sa PBA na siyang nagpahina pa sa kanila. Ang komento ni CYG ay nagpahina rin sa PBA kasi marami ang nagdadalawang isip na magpa-draft sa kanila. Si JC, si Kai, nagkaisa din para ipagtanggol ang mga players overseas para sa PBA at SBP at ang tinitira nila. Tapos ngayon naman, ang kabilang liga, ang MPBL, sila po ay nagpahayag ng suporta sa mga overseas players. Ang sabi, proud sila sa mga umaalis sa kanilang comfort zone. Hindi naman po masaya ang MPBL na nilalayasan ng PBA pero nagpahayag lang sila ng suporta sa mga players overseas. Meaning, tinatangkilik talaga ang talentong Pinoy. Eto mga kuys ha, ang daming damay sa topic natin ngayon. Paul Desiderio umalis at nagretiro na matapos madawit ang pangalan sa 3-team trade. Tama ako, di ba? Wala na siyang babalikan kasi yun talaga ang plano ng bossing. Ang gusto ngayon ng mga netizens ay magpunta siyang B-League kasi bata pa naman si Paul, tsaka magaling yan. Di ba siya yung second PJ Simon ng PBA? Kailangan lang niyang magpagaling at magpakondisyon. May hatak pa yan, sayang ang talent. Siya po ay nasa Cebu ngayon para magpahinga. Siya naman sana ay mapupuntang NLEX at surprisingly, planong pasalihin ni Coach Chot sa national team. Bakit kaya? Pero sana no, kumagat na siya sa overseas. At ating huling update mga kuys, breaking news natin to ha. Ang Ginebra na nagiging desperado na kay Jamie ay handang magpakawala ng apat na players. Ito po ay ayon sa spin.ph. Totoo po yan mga kuys at confirmed. Basahin nyo na lang ang article na ito sa spin. Bali ang Ginebra ay makukuha si Jamie Malonzo at Von Pesemal kapalit si Arvin Tolentino, Prince Capiral at isang first round pick. Tapos ang Northport ay kukunin si Jeff Chan at Kent Salado kapalit si Von na unang na-touchdown sa kanila bago binigay sa Ginebra. Habang ang San Miguel ay handang maghintay sa mga future picks mula sa Northport. Sa sobrang komplikado ng trade, talagang nakakalito. Sa Ginebra, ang nakuha nila si Pesumal at Malonzo. Sa Northport, si Tolentino Capiral at Jeff Chan. Habang ang San Miguel ay first at second round picks. Ano pa bang masasabi mo dyan? Sukdulan na? Sinagad na lang din ang trades. Marami ang nagsasabi na boycott daw ang PBA at ipahinto. Pero sa palagay ko, hindi agad mapapatumbayan. Yan. Siyempre, ang lalaking tao ang nasa likod niyan. Ang bigat ng mga sponsors. Anyway, ano na naman ho ang masasabi nyo sa PBA updates natin ngayon? Hanggang dito na lang tayo mga kuy. Salamat po sa panonood. Stay tuned. Meron pa tayong shoutout.
Ngayon po'y tatawagin ko naman na pa-shoutout. Shoutout naman ako kay Tony Carmen, Gigi Sibum, Junjun Lago, Katsakino Dukusin, Leonard Grigmarta, Noel Abrera, Lorena Bicolana, Adman De Guzman, Romel Bartolo, Heidi Lanoy, Ayumi's Kitchen, Katuan Vlog, Mark Lois Mapalo, Jandrick Ibanez at Kai, Jeric Orias,